Dok, pwede pa quickie? Ano ba yung mga proseso ng pagkakaroon ng cervical cancer? Okay. So only it starts with of course yung normal, 'di ba? And then after po ng normal, syempre after sexual intercourse, you know, maaring na merong naipasang HPV sa iyo. The HPV goes doon sa balat. Sa balat ng normal na cervix mo. It goes dormant and then later on kapag na-stress ka, pwede yung mag-outgrow. Pwedeng mag-outgrow na parang ganito, no? Na kung saan, pag nilagay namin, pag tinetest namin, nakakita na kami ng parang puti. Lesions, no? Na parang puti-puti. Ito yung hinahanap namin, as C2 white lesions. No? Ibig sabihin, there is a possible pre-cancer lesions. Hindi pa cancer po, ma'am, ha? Huwag ko kayong matakot. Pre-cancer. And then after that, kung hindi pa kayo nagpa-test, ito wala pong symptoms, so hindi nyo po alam. Maaring mag-develop na to into a dysplasia, no? So yan, nakita mo, nag-start na siyang ito pala. Nag-start na siyang lumalim, no? Dumadami na siya. Palalim na siya ng palalim. And then later on, it becomes early cervical cancer. Ibig sabihin nito, lumalalim na po. Hindi lang siya sa balat. Lumalalim na po siya dun sa laman, no? And then of course, ito, would you believe, wala pang symptoms? It will not trigger you, no, to a doctor. Aantayin nyo pa para kayo magkaroon ng simptomas para maging ganito. Na kung saan, ito, talagang bukol-bukol na yung inyong cervix, matamaan lang to ng whatever, duduguin na to. That is the time, the only time that kayo pong mga kababaihan ay pumupunta para magpatingin. Ang akin lang po, hanggat po ganito pa lang, magpatingin na kayo. No? Kasi you never know. Kung hindi kayo magpapasilip ng cervix ninyo, hindi nyo alam, ganito pa lang pala siya. Pag ito, buhay. Pag ito, syempre, ipon-ipon na kayo ng pera. Thank you, Doc.